I'm Raul Pagdanganan, the President and CEO of the Los Santos Medical Center. And at the same time, I am the Chairman of the Board and CEO of Delgado Medical Center. One time in my life, I was selling newspaper. I'm proud to say I was a newspaper boy. I was born in the marketplace in Kalumpit, Bulacan. Mula sa isang maliit na tindahan, lumaki ito sa pagsusumikap ng aking mga magulang. Dahil maganda ang aming pwesto sa palengke, naisip na ang aking mga magulang na maglagay ng comics at periodiko. Noong araw kasi walang masyadong TV, kaya ang libangan ay comics. Wala rin masyadong balita sa TV, sa news, kaya noon, dyaryo. Maaga kaming gumigising noon, hindi lamang ako. Mga 6 o'clock, nagsisimula na ako noon. Nagrarasyon na ako ng dyaryo sa mga suki namin sa poblasyon. Pero dahil nag-aaral ako, balik kaagad ako sa tindahan para mag-agahan at maganda sa klase. Tandang-tanda ko pa noon, 5 magkakapatid ang nagsasabay-sabay. Pinagpapawisan ang ilong ng ina ko pag meron ng matrikulang kailangan. Mahirap ang sabay-sabay sa college. Nauubos ang aming puhunan sa tindahan pag may matrikula na. Dahil dito, utang na loob namin sa periodiko, sa magazine, sa Manila Bulletin, na lahat kami magkakapatid ay profesional. May doktor, may negosyante, may 2 ininyero, may dentista, at ako naman ngayon ay pinalad na mamuno sa 2 ospital, bagamat ako ay hindi isang doktor. I've learned a lot being a newspaper boy. In the first place, marangal ang trabahong ito. Hindi dapat ito ay kahiya. By being a newspaper boy, I learned to be a street smart. Nagkaroon ako ng matinding disiplina, maagap, mabilis, at higit sa lahat, tapat sa mamimili. I learned how to read a lot since I was exposed to newspapers, magazines, and even comics. I always had this advantage on current events, on political views. In fact, I became the youngest editor-in-chief of my high school publication. When I started working, I'm always hands-on. I try to learn new things. I'm very punctual, even now. I learn it the hard way. I learn it from the street. I learned through my experience as a newspaper boy of Manila Bulletin the value of hard work, resourcefulness, and financial discipline, and most especially the virtue of honesty and financial integrity. I would like to think that I am transformed to a better person with this particular experience. Iba pa rin ang nagbabasa ng dyaryo kasi may disiplina. Iintayin mo ang dyaryo pag umaga. Hindi katulad ngayon, bukas ka lang ng internet, basa ka kagad. The moment that you are informed, you will be able to inspire. And the moment there is always inspiration, the more that you will try to aspire to do a lot better. And if you feel empowered and you feel very much inspired to enlist the best potential in you. So iba pa rin ang nagbabasa. Iba pa rin nagbabasa habang ikaw ay nagkakape. Iba pa rin ang nag-aantay sa ating newspaper boy. This is my life. From the street of Kalumpit, Bulacan, to the boardroom of a corporation. This is how I was informed, inspired, and empowered.